isang taon nang namamasukan sa 24/7 na gasolinahang iyon. Si Ray, grabe, night shift ang kanyang pasok mula 8 PM hanggang 6 AM ang kanyang trabaho. Binata at wala namang sinusuportahan kundi ang sarili. Kaya okay lang sa kanyang kahit maliit ang sweldo at medyo alanganin ang oras ng trabaho. Bentahe ang lugar ng gasolinahang iyon na pag-aari ng isang pamilyang Chin. Malapit ito sa terminal ng mga FX at Jeep na bumabiyahe sa ruta ng Tanay at Junction. Kaya naman kahit miss oras ng gabi ay hindi sila nawawala ng customer. Sa katunayan, kung hating gabi ay ginagawa pang terminal ng ilang taxi ang kanilang gasolinahan habang nag-aapang ng mga pasahero. Karaniwang araw iyon ng trabaho para kay Ray. May oras na nagkakasunod-sunod ang dating ng mga nagpapakarga ng krudo at may mga sandali namang matumal. Kung wala din ng customer ang gasolinahan, nakaupo lang si Ray sa isang tabi habang nakikipagkwentuhan sa dalawa pa niyang kasama at sa gwardya. Madalas, habang naghihintay ng customer ay tungkol sa basketball ang kanilang pinag-uusapan. Pare-pareho kasi silang mahilig sa mismong paglalaro ng basketball at maging sa panonood ng lokal na PBA at international na NBA sa telebisyon. May kani-kanila silang paborito. Si Omar ay maka-Lakers sa NBA, pero si Nick na kanilang gwardya ay tanging PBA teams lang ang gusto. Hindi ito mahilig sa mga laro ng NBA. Ilang minuto pa ang lumipas, maya-maya pa ay may tila malikot na ilaw na nagmumula sa isang pampasaherong jeep ang papalapit sa gasolinahan. Lasing yata ang nagmamaneho, pare. Si Boy, na isa ding gasoline boy, si Julius. Ikaw na ang bahala, Ray, sabi ni Darius. Sige, ako na, sagot ni Ray. Tumayo si Ray at sumingas kung saan naroroon ang diesel pump. Eksaktong nasa tapat siya ng driver seat nang magpreno ang sasakyan. Mukhang galing sa talyer ang jeep. Makikita kasing sa bandang hulihan ng jeep ang marka ng masilyang hindi pa napipinturahan. Tanda na maaaring nasangkot sa isang aksidente ang sasakyan. Pare, paki full tank diesel mo. Utos ng driver na nakatingin sa kanyang rear mirror. Boss na boss kong mag-utos ang isang tuwa. Napansin ni Reyna tila balisa ang driver. Hindi tumitigil sa pagtingin sa kanyang rear mirror. Animoy, may tinitingnan ito sa loob ng kanyang jeep. Nag-curious tuloy si Ray na nagtanong, Sir, may problema po ba kayo? Ano bang tinitingnan niyo? Ha? Wala. Huwag kang makialam. Pagkuway, niningon na mismo ng driver ang loob ng sasakyan. Sadyang animo ay mayroon itong nakikita. Sinilyapan na din ni Ray ang loob ng jeep. Wala namang pasahero ang jeep. Napakamot tuloy siya ng ulo. Malino kasi na nang pumarada ang jeep kanina ay wala itong sakay. Napasunod na lamang siya sa driver na panay ang tingin sa loob ng jeep nito. May tama yata ang isang to. Aywan kung bakit pasulyap-sulyap din siya sa rear mirror ng jeep. Kinilabutan ang buong katawan ni Ray nang makitang may babaeng nakaitim na nakaupo sa dulong bahagi ng jeep. Mahaba ang buhok nito na tumakip sa buong mukha nito. Sino yon? Sabay tingin ito sa pwesto kung saan niya nakita ang babae. Wala, pero nasa salamin. Huwag kang mag-hysterical, bata.
Nakita mo rin ba siya? Nakita ko po. Sino yun? Hindi ko rin kilala ang babae yun. Akala ko nga ay niloloko lang ako ng driver ng jeep na to. Relyebo lang kasi ako dito. Pahayag ng driver? Sabi nung kilala kong driver, may namatay daw na pasahero ang jeep na to nang masangkot ang jeep sa isang aksidente. Kaya nagpapakita daw. Ito nga, nagpakita siya sa atin dalawa. Nagpaparamdam. Nakalis na ang jeep ay tila tulala pa rin si Ray. Dahil sa kanyang nasaksihan, hindi siya makapaniwala ang pangkaraniwang araw na yun ay magdudulot pala sa kanya ng isang hilakbot.